Okay. My questions will be for the Golden Scorpion Boys. Pero isa-isa na natin ah. I mean, group-group na natin. First kay Joaquin, Dustin, and Vance. First lang, paano kayo nasabihan that you will be portraying yung group? Magiging part kayo ng group, tas kontrabida, and ano naging reaction ninyo? Plus yung ano na rin, snippet lang ng role kung gaano kayo magiging kasama kay Lulu. Sige Vance, go na. Early this year, may nagsabi sa akin si Sir Tribal na mag-audition kami for kontrabida dito sa Golden Scope, sa Black Rider. Tapos, ayun, pinagbasa kami, tapos pinag-audition kami ng script. And ang una, hinahanap sa amin yung mga talagang matutuwa kapag may pinapatay, parang ganun. Ganun kasama yung mga actors namin eh. So, awa ng Diyos, nakuha, and ayun, na nakasama po, napabilang po sa Golden Scorpion. So yung character mo na lang, Vance? Ang character ko po dito si Uno, isa po sa mga miyembro ng Golden Scorpion. Siya po yung siguro seryoso sa grupo. Pero kapag, ayun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag may napapatay po aming mga kalaban, kami yung tipong natutuwa kasi bloodthirsty kami eh. Tapos, ayun din, sindikato kami, gumagamit din kami ng droga, so makikita mo dun sa makikita mo dun sa show na talagang hayok kami sa mga ginagawa namin masasama. Joaquin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Jimmy and sa Jimmy Public Affairs. Salamat po sa pagtanggap po sa akin. Unang-una po, nag-audition po kami dito sa role na pinasukan namin. And thankful po ako and grateful dahil napaisa po ako dun sa isa sa mga Golden Scorpions na kasama si, syempre, ni Calvin. Ayan. And ayun po, thankful po. Your role. A role po as Ivan. Ayan. Kontrabida rin po ako na laging kasama ni Calvin, kami po yung isa sa mga magpapahirap kay Black Rider. Abangan niyo po yan. And Dustin. Hello po sa lahat, sa mga press natin. And gusto ko lang po magpasalamat sa GMA, of course. Kay Ms. Joy, sa GMA Public Affairs, hello po sa inyo. And sa mga cast natin, Ruru. Ayun po, paano ko po nalaman yung project na to? Of course, nag-audition din po ako kagaya po ng lahat. Nung una, parang since nung nag-audition kasi ako, nasa labas lang. kasi nasa negosyo ako noon eh, parang may inaayos ako. Tapos parang nag-doubt ako sa naging audition. So parang sinabi ko na, pwede ba umulit? Parang ganon. So thankfully naman, nakuha ko. At nagpapasalamat ako sa tiwala na binigay ng GMA Public Affairs dahil first time ko itong maging kontrabida. And I think ako yung pinakabata dito sa grupo namin. Pero syempre hindi ko naman hinayaan yun kasi yung role na binigay sa akin is intense eh. Ayun, kagaya nga ng sinabi ni Vance na but please lang kami eh, gusto na namin patayin yung tao. So, ganun kami kasama, wala ng control. So, ayun po yung role na. Okay. Ako nga po pala si Timothy dito sa Black Rider. Alright, and then for Xavier and Kim, kasi last year, or 2 years ago, you were, last year, you were launched sa Sparkada and now you're part of this very big project. So, yung reaction niya lang, working with, of course, the veteran actors, with you, with Yassi, with Katrina, and everyone else. And your role na rin. Ayan, so una po sa lahat, gusto magpasalamat sa GMA and sa GMA News and Public Affairs. Yan. So, working with Ruru, yan, at syempre sa mga veteran actor at sa mga ahead sa amin, yan. Sobrang saya. Lalo na dito sa Black Rider kasi for me parang magaan siya. Alam mo, masarap talaga mag-work pag magagaan yung katrabaho at may mga kaibigan ka na madalas mong makakasama. So, si Ruru, naalala ko yung fight scene namin. So, talaga very challenging sa akin talaga yung fighting kasi hindi naman talaga ako talagang hindi ganun yung mga role na nakukuha ko talaga before.
So, thankful talaga ako kayo, kay Boss Ruru and isa siya talaga sa tumulong din sa akin. Siyempre kay Sir Erwin Tagli. Ayan, siyempre, maraming maraming salamat po sa tulong nila kasi talaga mahirap talaga itong eksena ko sa Black Rhino. Actually, kami halos ka talaga. Yung mga fight scene, bakbakan, siyempre hindi ito yung usual na ginagawa namin. Pero thankful talaga lahat kami nagtutulungan dito. Ayan, so siyempre gusto ko magpasalamat sa ating mga EP, ayan, sa ating PM kay Sir Michael, kay Miss Gemma, kay Miss Lee, at kay Sir Ray, at kay Sir Jojo. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala po sa role na binigay niyo sa akin. Yun lang po. Savior. Yeah, first of all, gusto ko po mag-thank you kay God kasi napasama po ako dito. Thank you po sa GMA, GMA Public Affairs, sa lahat po sa mga boss namin, kay Direk, sa buong team po ng Black Rider, maraming maraming salamat po dahil nagtiwala po kayo sa akin. Ayan, working with the veterans po, sobrang nakakatuwa. Kasi hindi lang po ako sa isang tao natututo. I mean, before po, kay Papa lang po ako nagtatanong. Pero ngayon, nakakapagtanong na po ako kung kani-kanino. Ayan, kay Miss Rio po, nakakausap ko po minsan, kay Miss Gladys. Yung iba po hindi ko pa po nakaka-work, pero ngayon, lagi ko pong kinakausap pagka nagkakatrabaho kami si Ruru. Tol, maraming maraming salamat sa mga advice, Tol. Nakakatuwa lang na napasama rin ako dito ulit kasi lahat sila makakausap mo at matututo ka talaga, which is yun yung goal ko dito sa, I mean, sa lahat naman ng mapuntahan natin, sa lahat ng role, yun yung gusto ko po, yung matuto ako and mas maging, alam mo, best talaga. Yun po yung pinaka gusto ko. So, waiting na lang po ako na maka-work ko pa po yung iba kasi sobrang iba po yung feeling pag nakakatrabaho ko sila, sobrang ako na sa starstruck. So, ayun po, thankful lang po ako sa lahat ng mga nakaka-work ko. Sa kila Kuya Janus, kila Kuya Joem, sa lahat sa mga Golden Scorpions, Kuya Embo, ayan po, sa lahat po. Tapos, yung role ko naman po dito is si Pablo. Isa po akong, yung pagka-bad boy ko naman po, na yung difference naman po is sobrang mahilig lang po ako sa drugs. Na tas girls na sa palabas ng boss. Yung role ha, yung role. Sa palabas ng boss. May boss at drugs. And, ang hihilig yun. Ay nako, mahuhuli tayo niyan. I love fighting po talaga. Fighter po talaga ako. So, ayun po. James, gusto ko lang recommend yung Golden Scorpion Boys kasi nakita ko yung improvement nila from the very beginning na nag-shoot kami. Nakita ko yung pagmamahal nila sa trabaho. Alam kong hindi madali yung paggawa ng action. Nakala natin, basta maangas lang, konting suntok lang, pwede ka na maging action star. Hindi siya ganun kadali. Sila, nagpupunta sila sa mga trainings kahit na walang taping yung araw na yun. Kumbaga, instead of ipahinga nila, nagtitrain pa sila para mapaganda yung bawat eksena. So, I'm just very thankful din sa kanila, itong Golden Scorpion Boys, kasi nakita ko yung pagiging passionate nila sa craft nila. And sabi ko, dyan naman yan nagsisimula eh. Lagi sinasabi sa kanila, huwag silang magtitigil na mag-aral, huwag silang titigil na mag-training, dahil eventually darating din yung time para sa kanila. Ayan, ayan. Thank you, Lulu, and Saber, and Kim. And then for Joem, yun, part din ng Golden Scorpion daw, ha, sabi. But first muna, what made you say yes? Kasi parang first, tama ba? First GMA show mo. Opo, ito na po yung pinakamahabang guesting ko sa buong buhay ko. Yung 2-3 days na usapan namin nung una, naging 15 na ata. Wow. Sana all! Sana all! Sana all! Di ba? Wait lang! Una-una po gusto ko magpasalamat sa GMA, sa GMA. Ready pa si Joem? Sir Mikael, Miss Lee, thank you so much. The favorite namin si Julian. Thank you so much. Ayan! Yun ba? Kinanta kami ni Julian, yung question kasi was kung willing ako to do teleserye sa GMA7 guesting now for 2 to 3 days. And then after that, yun, tumanggap kami kasi wala naman akong ginagawa sa kabilang network. Yes. And yun, after, ito yung first
yes, first ko with Jimmy. After 18 years, kailangan ako magtrabaho with Jimmy. And I'm very, very happy working with the team. Sobrang saya sila katrabaho. Mabusisi sila sa lahat ng mga eksena ginagawa nila. Sobrang, yun, makikita mo yung puso ng lahat ng mga artista, ng staff, ng crew, ng director na binibigay nila doon sa craft nila. And I'm very happy seeing them. And I'm very happy working with, yun, syempre mga mentors natin. I'm very happy na the showbiz industry is in good hands, especially with Ruby. Alam mo yung mga young ones, ikakabuti siya na sila na gano'n. Ang tumatama para papatuloy. And ayun, I'm very happy. Yung 2 to 3 days, 15 days. Sobrang dami ng araw ko. Role ko ay si Jasper. Ako yung kanakabay ni Calvin, which is played by John Lucas. Kahit na magbabarkada kami, may power struggle within the group, within Golden Scorpions. Kung sino yung susunod na mag-lead. So, hindi lang kay Black Rider yung away namin. Even within the group, meron kami power struggle kung sino yung susunod na mag-lead sa grupo. And ayun, sana within 15 days, ako yung maging lead muna. Ayun, maraming salamat. And thank you, Ruru, to the cast, to the staff, the crew, the directors, sa team. Maraming salamat po for this opportunity and for this so many thank yous. Ayun. And then, thank you. Super last special na lang, no, if anyone po from public affairs can answer. Si Miss Nessa po ba is still there? Hello po. Ayun. Ang question lang po is, paano na-assemble po itong napakalaking casting group? Kasi when the trailer was shown kanina, parang grabe, different generations, iba-ibang klase ng veteran actors, lahat magagaling. Paano po ito na-assemble? Parang isa na sorry, siya sa ano. Tumaka kasi dapat sumagot. Ay, okay. SABP for drama, si Neil Gumban. Now, this is our biggest project yet. I don't know how we were able to swing it. And hihingi rin ako ng paumanhin dun sa mga lapses namin paminsan-minsan. But yes, biggest project to date. The most stars we have ever gathered in one series. And as you can see, in one stage. It was difficult. It's scheduling-wise so difficult. Casting-wise, budget-wise. Pero super excited kami. This is huge for us. And I hope it succeeds. Kasi parang we put our all into this. Thank you, Ms. Sessa. Congratulations po. Congratulations, Ruru, and everyone.